Pumalo ulit sa 200 piso ang presyo ng kada kilo ng lokal na pulang sibuyas sa trabaho market. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing hoarding at smuggling ang ugat ng problema. Live mula sa trabaho market sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, ang mahal na ulit ng sibuyas dyan ah. Yes, Jess, nagmamahal nga ulit yung presyo ng sibuyas dito sa trabaho market sa ilang mga tindahan. Pero paliwanag ng mga vendors, ganito na talaga yung presyuhan ng sibuyas nitong mga nakaraang araw. 200 pesos ang per kilo, pero depende yan sa mga tindahan para sa lokal na pulang sibuyas. May ilan din kasing nagbebenta ng mas mababang presyo. Mas mura naman ang kada kilo ng imported na white at red onion na naglalaro sa 120 hanggang 150 pesos per kilo. Kahapon, mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing walang basihan ang matinding pagsipa ng presyo ng sibuyas pagpasok ng taon. Meron lang anya talagang mga hoarder o nananamantala na iniipit ang supply para mapataas ang presyo. Sinabayan pa ito ng smuggling. Ginagawa na raw ng paraan ng gobyerno para matigil ang mga yan. Bukod sa sibuyas, problemado rin ang nagkukulang na supply ng produkto sa mga kadiwa store. May limitado raw, o kaya limitado raw, ang mga produkto ibinebenta roon. Target naman daw ng pamahalaan na palakasin pa ang produksyon ng agri-products sa bansa. Pero kung sa kadiwa problemado sa supply, dito naman sa trabaho market, normal ang dating ng supply, partikular na sa mga gulay. Yun nga lang, mataas ang presyuhan, lalo na yung mga galing Bagyo. 10 hanggang 20 pesos ang itinaas ng presyuhan ng gulay dito. Kabilang dyan ang repolyo, Bagyo beans at petchay, carrots at kamatis. Sinilip din natin ang presyo ng baboy at ito ay may kamahalan din. Naglalaro ito sa 265 hanggang 340 pesos depende sa cut na kukuhanin. Sa ngayon, ayon sa mga nagtitinda, walang problema sa supply. Pero sa pag-aaral ng United States Department of Agriculture o USDA, posible raw na bumagsak ang produksyon ng baboy ng Pilipinas sa 925,000 metric tons na lang. Bunsod daw yan ng patuloy na epekto ng African swine fever sa bansa. Just sa ngayon, wala pang pahayag yung ating Department of Agriculture tungkol dito sa pagtataya ng USDA. Pero business as usual pa rin ang bentahan ng baboy at mga gulay dito sa trabaho market. Jess? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Maynila, Justine Punsala. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.